Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighati ang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air. Lumalaki ang problema mga kaibigan sa droga. At yan ho sa komunis sa insurgency sa bansa ho natin. Dala sinasabing may kaugnay mga kaibigan ang dalawang paksa. Kaya tahas ang tinawag ho ni Pangulong Duterte. Diba na mga komunis ang mga makabayan black at kahapon nga nang makausap namin mga kaibigan si Attorney Larry Gadon, kumbaga'y matapang ho niyan sinabi. At ang sabi nga ho ni Larry Gadon, ay marami mga party list ay kumbaga'y kasapi ho diyan sa ano, sa makakaliwang grupo mga kaibigan at legal front daw ho sila ng mga grupo, ng mga komunis na may layong pabagsakin mga kaibigan ng gobyerno. Kaya dumepensa naman itong si Bayan muna party list sa Carlos Zarate at sinasabing inilis daw lang ho ng Pangulo yung attention ho ng publiko sa bansa mga kaibigan. Kumbaga ani mas mahalaga, di ba? Mas mahalagang issue ho ng bansa. Dahil kung maalala nyo, meron ho ng marching order, di ba? Si Pangulong Duterte at dito sa bagong chip ho ng PNP. PNP, shoot to kill order. PNP, shoot to kill order. Itong si General Debolda Sinas na paigtingin yung paikipagdigma mga kaibigan laban ho sa droga at communist insurgency ho mga kaibigan. Kaya sabi ho nung iba, abay good luck dito kay General Debolda Sinas. Alam niya talagang iba ho yung karisma ni General Debolzina sa mga kaibigan. Kumbaga, nakuha ho niya yung panlasa ng ating Pangulo. Kumbaga, lumalabas nga ho, PR man pa. Diba, ng ating chief PNP. Itong administrasyon mga kaibigan, kung pag-uusapan, war on illegal drugs. Dahil ang dalawang magkakambal ho na problema yan, kung ilang dekada na mga kaibigan na umiiral sa bansa. At tiwala naman ho ang administrasyon na kumbaga masusugpo ho nito, kumbaga open secret na kasi yung kaso ho ng droga at isa ho dun sa pinagmumulan ho ng pondo. Kung pondo pag-uusapan, di ba sabi nga ho ni Drilon, kailangan tapyasan yung pondo ho dyan sa PAW. Kaya nagtaasan ho ang kilay ho mga kaibigan ni Attorney Glenn Chong, ni Attorney Larry Gadon at kahapon nga nagsagawa ho ng press conference dyan ho sa tanggapan ni Attorney Acosta, di ba? At siguro sa mga susunod subukan ho nating kausapin ho yan, ha. Yan ho yung pinagmumulan ho ng pondo itong CPP, NPA at saka ho itong NDF. Bukod po ho dun sa sabi nga ho nang huhututo sila ng revolutionary tax mula ho dun sa malalaking kumpanya. Aba, hindi na ho bago ho yan. Lalo na ho yung mga sell side, di ba, sa parting Visayas, sa parting Mindanao, na kapag may magtatayo ho ng sell side company mga kaibigan,
bago makipag-usap ho doon sa BPLO ng Office of the Mayor, aba kailangan makipag-usap ka. Akong sino ho nakakasakop ho doon makakaliwang grupo. Aba, bakit ka mo ka, Rex? Aba, kailangan magbigay ka ho doon ng yo pala. Diba? Para naman ho yung signal mo, aba, ma-maintain at hindi ho sirain. Diba? Nung makakaliwang grupo. Kaya sa pahayag ho ng isang nagbabalik loob na dating kadre ng CPP-NPA, mga kaibigan, abay humarap ho yan sa Senado. Ayan ho sinabi ho niya, Karex. Kinumpirma ho niya na alam ho niya na marami ho limpak-limpak na ho ng milyones. Kumbagay, napakarami na ho nilang nahahakot. Diba? Nang samaan mula ho dun sa malalaking telecom company. At gayon din, mga kaibigan, dun ho sa mga kontratista, diba, ng mga paggawaing bayan. Huwag na ho tayong lumayo. Dito lang ho sa Rizal Province. Diyan ho sa Quezon Province. May mga politiko nagbibigay ho dyan sa makakaliwang grupo. Kumbaga, protection ho nila. Abay, bakit ka mo? Eh kung umakyat ho yan ng bundok, sa madalit salita, meron ho silang protection. Yun ho yung kanilang pinanghahawakan ho, mga kaibigan. Kaya ang plano ho dyan, ang palasyo ho ng Malacanang, kumbaga, buwagin ho yan. Diba? Ang malungkot hong sinabi ho ni ex kadre, mga kaibigan, kumbaga meron daw hong nagtitimbre, di ba? Meron daw hong nagtitimbre dun ho sa kilusan ho ng mga proyekto ng ating pamalan, mga kaibigan, at yung halaga ho ng mga ito ay kumbaga mula ho dun sa Department of Public Works and Highway, mga kaibigan. Ah, itong public works talagang kumbagay gatasan ho to eh. Ito ho yung talagang number one na sentro ho ng korupsyon. Ah, itong tanggapan ho ng public works. Kumbaga automatic, 2 o 3% ang napupunta sa kaban ho ng rebelde. Habe mantaki mo? Kumbaga ho sa kita ho ng STL, kapag ka ho binukis, abe, meron ho silang gross, di ba? Ito naman, iba naman ho ang estilo nung makakaliwang grupo, mga kaibigan. Kumbagay, automatic kasama ho sila. Doon ho sa hanap buhay. At paano ho masusugpo, mga kaibigan, kung mismo sa loob ho ng gobyerno, may mga kasabwat. Kung kasabwat ho ang pag-uusapan, tama kahapon yung ibinulgar ni Attorney Larry Gadon na marami hong party list group, mga kaibigan, suwak at kasabwat ho doon. Di ba? Ang bahaging ipinopondo, kumbaga yung nalilikom ho nila. Abay, mantaki mo. Nire-remit ho doon sa kanilang big boss, di ba? Na si Joe Marie Season, si Jose Marie Season, na nagpapasarap ho doon sa Netherlands, mga kaibigan. Kaya ang nais daw ho ng Pangulo na linisin ho ni Sinas ang hanay ng PNP, di ba, upang alisin ho yung mga tiwali. At nung bumisita ho si General Debol Sinas, baka hindi niyo ho alam, mula ho dyan sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, napakarami ho doon voluntaryong sumuko. Ganito lang ho kadali yan eh. Kapag bago ho ang regional director, magugulat ho kayo eh. Wala pa hong isang buwan na regional director, pag bumisita ho doon sa provincial office na isang province, abe mantaki mo, napakarami hong mga armas, voluntaryong isinuko, di ba? Sabi nga ho nila eh, abay Karis eh, kauupo pa lang ni regional director eh. Ibig sabihin eh, ganong kabilis, marami agad sumurender. Sabi nung isang mamampolis, ayusin mo yung foreman isang barel. Naandyan yung mga hanay ng media. Boss, pagpagi mo isang caliber, meron pa hong agi ho ng ano. Iba, sa madal salita, nilalabas lang ho yun, press release. Sabihin na ho natin totoo na meron ho sumuko. Tama lang ho yun. Bakit ka mo? Gusto na ho nilang magbalik ho sa gobyerno. At napakarami ho niyang, kumbaga, kinukontrol lang nung ilang makakaliwang grupo. Diyan ho sa Mindanao ho, mga kaibigan, kaya hindi daw ho sapat yan, dapat daw ho buong gobyerno ang linisin, mga kaibigan. Kumbagay, siguruhin ay yung tagumpay ng ating kampanya, ng ating pamahalaan laban ho sa lahat ho ng klase ho ng katiwalian.
Kaya sana magtagumpay itong binuong super pro body, di ba, na pinamumunuan ni Justice Guevara, kung familiar ho sa inyo, yung mag-iimbestiga doon ho sa mga kapwa nasa ahensya ho ng gobyerno. Sabi ho nila, sana ho Karex, matapos ho yung investigasyon. Baka naman ho, puro na lang ho, intro ho yan. Wala hong extra. Wala hong nakasuhan. Tama. 0927-861-1921. Dapat lang ho Karex, maging seryoso ang ating gobyerno. Naunti-unti na ho magbalik sa loob yung mga makakaliwang grupo. Sabi ho ng 359. Oras sa Pilipinas sa 3:14 ng hapon. Ang oras atin sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kabighati ang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.